Try dulu. Yan, pati na yan. Yan, malagnaw siya mga kaidol. Yan. So yan mga kaidol. Dito ko ilalagay yung isang kalating kilo kasaba sa isang tubo. Tapos, gagamit tayo ng tubig na isang tabo para dyan. Hindi mo ako gagamit ng kata kasi ipapakita ko sa inyo, ikumpara pa natin kung anong kaibahan. So, ito yung kulong-kulo yung tubig mga kaidol. Yung sakto sa kulo. Ilagay ko muna yung ilagay ko na yung kasaba. Lagyan ko na ng tubig mga kaidol. Ay, isang tabo. So ayan mga kaidol. Yung tubig natin. Kanina pa ito mga kaidol. Mga siguro mga 45 minutes na. Ayan. Sobrang kulo yan. Ayan mga kaidol. So ayan mga kaidol. Lagyan na natin. Yan, haluin natin mga kaidol. Yan. Malapot siya na wala siyang bulak-bulak mga kaidol. Ayan. Ayan o. Yung isa. So yung isa, magkukulo na naman tayo ng tubig na parehas ang sukat. Yan, parehas na kalating kilo din. Tapos lalagyan din natin ng isang tabong tubig. Katulad dito. Tapos kumpara natin. Tapos ang gagawin ko dyan, yung tubig dito, hindi masyadong kulo. So ito na mga kaidol. Isasalang na natin yung pangalawang tubig na pakuloy natin. Yan. Parehas sa sukat yan. So, sindihan na natin. Ang gagawin natin dito, hindi natin siya pakuloyin ng maayos. Pag kumulo na siya, ilagay na natin dun sa kasaba natin. Tapos ikumpara natin doon sa sakto sa kulo yung tubig. So malapit na kumulo mga kaidol. Yan, malapit na kumulo. So yun mga kaidol, ilagay na natin yung kasaba natin. Kasi malapit na kumulo yung tubig. So, lagyan din natin ng isang tabong tubig. Haluin natin. So, yan mga kaidol. Yan. Kulo na siya. So, kakumpisa pa lang magkulo yan mga kaidol. Akala natin kasi, porque kumulo na siya, tama na yan. Pero,
Hindi ba yan mga ka-idol? Pagka nakita yung mga ganyan ha, huwag nyo munang kunin. Hayaan nyo muna mga 15 minutes pa bago siya ilagay na sa kasaba. Yan ang ano dyan. Pero yan, kukunin na natin yan para ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag hindi siya sakto sa kulo. So ayan mga ka-idol, ilagay na natin dun sa kasaba. Ay dolo. Yan patin niyan. Yan, malabno siya mga idol. Yan. 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 Yan lang ilapot niya mga idol oh. Yan. Malabno. Ano? Parang tubig lang siya. Yan. Tignan natin yung mayo. Wala o. Diyan siya nagkakaroon ng lasang kasaba lang, mga ka-idol. Yung kasaba niya, hilaw lang. Hindi naluluto yan. Yan o. Wala siyang lapot. Yan. May lapot siya, konti lang. Ayan o. Pansin niyo yung sa gilid. I-ano ko sa gilid. Yan sa gilid o. Oh. Wala, hindi siya kumakapit. Yan. Yan ang mga malabnaw lang mga ka-idol. Yan ang malabnaw. Tapos yan, pagka ginawa nating ice cream yan, pagka halimbawa ilalagay yung sa freezer, pagka sa freezer yung ilagay, pagka tumigas na mga ka-idol, sobrang tigas yan. Parang yilo yan. Hindi siya ice cream. Sobrang tigas yan. Hindi siya makakain. Parang bato yan. Okay, bagas pang yan eh. Yan. Yan tayo nakakaroon ng crystallized at lasang kasaba. Pagka kulang sa kulo yung tubig natin. So yan mga ka-idol. May idea na kayo kung anong kakaibahan sa kulong-kulo yung ano, yung tubig. Yan. Yan, malapno lang mga idol. Yan, pasan yung isa. Yan, magkakaiba sila ng kulay. Yan, medyo puti. Ito mga idol. Oh. Yan. Tsaka wala siyang bula-bula. Yan o. Oh. Yan. Yan. Yan ako sa gilid. Ayan o, oh, lumalapot siya o. Oh. Ayan. Ayan, may dikmayan na siya, lapot. Ayan, lumalapot o. Oh. Ayan, lapot niya. Ayan. Tsaka pag nagbabad kayo dyan mga ka-idol, ayan yung lapot mga ka-idol o. Oh. Ayan. Tsaka pag nagbabad kayo dyan, huwag sa tubig. Doon sa mahilo talaga, yung malamig talaga siya. Kasi kung tubig lang ibabad nyo dyan, mawawala yung lapot yan mga ka-idol. Tulad nito, ganyan. Yan, yung lapot niya. Mawawala yung lapot niyan pagka binabad nyo sa tubig lang. Hindi sa malamig. So ayang lapot na yan mga ka-idol. Pagka ibinabad na natin yan sa yellow na may asin, yung tira natin sa pagtinda natin, magdoble pa yung lapot niya mga ka-idol. Yan, magdoble pa yung lapot niyan. Pagka kamukasan niya, maglapot pa yan. Yan. Pero ito mga ka-idol, yan, pagka yan ang binabad natin doon sa malamig naman, yung hilaw na kasaba lang, pag yan ang binabad natin doon, hindi yan maging lapot. Kung malabnaw lang siya ngayon, pagka kinabukasan yung mga ka-idol, mas sobrang labnaw yan. Yan, maging tubig na yan mabukas mga ka-idol, pagka kinabukasan yan, magiging tubig na yan.
yung mga lapot na kunti na yan, mawawala na yan bukas paging tubig na yan. So, yun ang idol. So, pagka ginawa natin ice cream na yan, magagawa pa rin siya ng ice cream, pero yun nga, magaspag na siya. So, pag ginawa natin ice cream yan, magiging ice cream yan, pero yun nga, maging magaspang siya. Tsaka, mabilis na yung umasa mga ka-idol. Mabilis din umangat yan, kasi parang tubig siya. Tapos, ang resulta yan mga ka-idol, pagka patigasin na natin, tigilan na natin sa halo, pagka balukayin na natin, pag balukay natin dyan, pagka magalaw na natin yung ice cream na yan, yung alsa niya, babagsak yan mga ka-idol. Ang laki ng ibabagsak yan. Halimbawa, alsa yan dito hanggang dito. Pagka patigasin na natin, tapos tumigas na yung gilid, siyempre balukayin na natin. Ganyan. Babagsak yan mga ka-idol. Babagsak yan siya. Pagka ganyan ang mga sistema na ano na yan. Kasi na-experience ko yan mga ka-idol dati. So sa mga baguhang gumawa ng ice cream, ganun talaga, hindi natin ma-perfecto ang paggawa ng ice cream. Napakasimple lang kung tingnan yan, pero paggawin mo na nasa actual, napakahirap po. Kailangan mong makuha talaga yung ano, yung procedure niya kung paano siya gagawin. Sa paghalo, wala problema sa ingredients natin, kasi ingredients parehas lang yan. Parehas lang yan. Sa paggawa lang, doon tayo nagkaka-diferensya. Yan. Siyempre ako, kung anong mga mali dyan, alam ko ng mga diskarte yan. Yeah. So, kagaya ko na bihasa na sa paggawa ng ice cream, yung mga tubig dyan mga ka-idol, hindi ko na tinitimba, hindi ko na sinusukat-sukat yan. Ni-estimate-estimate ko na lang. Yan. Alam ko na kahit yung ice cream ko, kahit hindi ko na titikman yan, alam ko na ang lasa niyan mga ka-idol. Alam ko rin na pag gumawa ko ng ice cream na hindi masarap, alam ko rin yun. Kasi naramdaman ko yan sa paggawa ko. Maramdaman nyo yan pagka hindi siya malasa. Ayan mga ka-idol. So ito yung ano mga ka-idol. Ito yung gagawin ko ng ice cream para bukas. Ito yung gata ko. So ayan mga ka-idol. Kahit hindi natin lutuin yung gata mga ka-idol, dahil malamig na itong kasama natin, kanina pa to. Walang problema mga ka-idol, dahil bukas, pag itinta ko itong bukas, mauubos itong bukas. Kasi sobrang init na, malakas na yung ice cream natin. Saka kalahati lang itong gagawin ko, tama-tama lang sa isang araw. So ang purpose lang natin sa lutuin natin yung gata ng maayos, yung sa mga panahon na tag-ulan. Kasi hindi natin alam kung ulan siya ngayong araw o bukas, ulan ng dalawang araw, di yung ice cream natin, tambay yung ice cream natin, hindi natin naitinda. So, kailangan natin lutuin yung gata para hindi siya papanis. So, pero ito, okay lang to kasi maubos siya agad, walang problema yan, hindi siya papapanis. So, ayun mga ka-idol, yan ang gagawin kong ice cream. So sana mga ka-idol, mayroon na naman kayong natutunan sa ginawa nating video ngayon. So yun lamang po mga ka-idol, maraming salamat sa inyo.